papuri sapagkat ngayon ikaw'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang marit, bayan marit ng papuri. Simula natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ngayon, mga kapatid, ay ipinagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Ang kanyang buhay ay nagbigay sa atin ng isang napakalaking halimbawa ng tunay na pagsunod kay Kristo. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ang pagsasabuhay sa diwa ng pag-ibig nito sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na buhay. Ating idalangin kasabay nitong banal na misa ang lahat ng ating mga kapatid na mga Pransiskano sa buong mundo at nawa ang mga naniniwala sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga halimbawa ni San Francisco na may ating matamo. Gayon din ang pagpapala ni Santo Padre Pio sa ating buhay na isa ring Pransiskano. Ating idalangin ang lahat ng may mga karamdaman na narito ngayon. Gayon din ang mga nasa kani-kanilang mga tahanan at mga nasa ospital. Kasabay ng ating pagdiriwang, ipagdasal natin ang lahat ng ating intensyon at panalangin sa Panginoon ang ating mga kababayan at ang mga nakasubaybay sa live streaming. Sumabay po kayo sa aming panalangin sa banal na misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak.
matalunto-nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng mga hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20th taon ng paghahari ng Artaxerxes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal karoon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asap, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog na templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin." Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap pa limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia. 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 Alleluia.
Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat, at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ang isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay nais sumunod sa ating Panginoon. At sigurado ako, may kanya-kanya kayong paraan ng pagsunod kay Kristo. Siguro kami bilang mga pari relihiyoso, mga madre relihiyosa, yung iba bilang isang mabuting may asawa, may bahay. Yung iba bilang mga single blessedness, kung tawagin ng ating simbahan. At sa larangan ng profesyon, maaaring kayo ay guro. Maaaring kayo ay pulis, sundalo, doktor, o kung anuman ang trabaho na meron kayo ngayon. Ngunit ang Panginoon ay may itinakda na pwede nating sundin upang masabi natin na talagang tayo ay sumusunod kay Kristo. Ang Diyos ay mayroong mga alituntunin sa pagsunod sa Panginoon. At narinig natin ang kwento sa ating ebanghelyo sa araw na ito. May mga tao na nais sumunod kay Kristo. Ngunit sinasabi ng Diyos, sinasabi ni Kristo sa kanila, "Batid ninyo na mahirap sumunod sa akin." Kaya niya sinabi na may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Nangangahulugan na ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Kailangan mag-expect tayo hindi lamang ng mga kagandahang bagay,
Maraming ang nagsasabi kung kailan ako naging lingkod ng simbahan, saka naman dumarami ang problema, kung kailan ako naging lector, naging commentator, naging choir, naging lay minister, o kung ano man, saka naman dumarami ang problema. Maraming pagsubok. Minsan sa ating parokya, maraming mga hindi magagandang salita ang naririnig. Bakit ganon? Naglilingkod na nga ako. Nakakalimutan natin na ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Kapag tayo ay sumunod sa Kanya, hindi nangangahulugan na walang balakid. Mas dito natin nakikita ang mga pagsubok sa buhay sapagkat mayroon tayong inaasahan. Inaasahan na tulong mula sa Panginoon. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. At batid natin ang kanyang buhay, isang taong marangya ang pamilya, naging sundalo at matapos ang isang labanan, umuwi siya at nagkasakit. Doon nagkaroon ng conversion sa kanyang buhay at mas ninais niyang sumunod kay Kristo na isang dukha. Ano ang kanyang nakita? Pwede naman siyang maglingkod at mabuhay na nasa piling ng Diyos na hindi niya kailangang gawin ang mga bagay na iyon. Ngunit anong meron? Anong kanyang nakita sa pagsunod kay Kristo? Isang pangyayari sa buhay ni San Francisco noong itatag niya ang komunidad ng kapatiran. Isang araw, sinama niya ang isang batang praile at sila daw ay magpapahayag ng mabuting balita sa nayon. Sumama naman ng walang pag-aalinlangan ang batang prailing ito kay San Francisco. Naglakbay sila at nakarating sa nayon. Ngunit nag-ikot-ikot lamang sila. Sabi ng batang praile, "Francisco, akala ko ba narito tayo sa nayon upang magpahayag ng salita ng Diyos sa ating makakasalubong? Bakit tila wala tayong kinausap o pinuntahan na tahanan?" Ang sagot ni San Francisco ay ganito, "Preach the gospel at any times. If necessary, use words." Ulitin ko, "Preach the gospel at any times. If necessary, use words." Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng isang modelo, isang mabuting gawain para sa kapwa. Ika nga, aanhin mo ang iyong pagdarasal at pagsasalita sa panalangin kung wala naman itong buhay sa iyong paggawa. Paano mo nagagawang magdasal at humingi ng tawad sa Diyos, ngunit hindi mo ito na ibibigay sa iyong kapwa? Paano mo sinasabi at hinihiling ang mga biyaya sa Panginoon gayong ikaw o tayo ay hindi marunong magbigay ng biyaya sa ating kapwa? Kaya tulad ng mga taong gustong sumunod kay Kristo, isa lang ang nais ng Diyos,
na sa ating pagsunod sa Kanya, mahalaga na magkaroon tayo ng panahon at oras, hindi ng extra time para sa pagsisimba at panalangin at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang pagsunod natin sa Diyos, kailangan ng panahon, nakalaan sa ating araw-araw na pag-schedule ng ating mga gawain. Hindi yung kapag nakaisip lang tayong magsimba, hindi yung nakaisip lang tayo dahil mayroon tayong problema at bibisita tayo kay Padre Pio, dahil ang Diyos, dahil ang presensya ng Diyos, araw-araw at kahit saan naroon. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi ni Kristo sa mga taong nais sumunod sa Kanya, una, hindi madaling sumunod kay Kristo. Pangalawa, kailangan at mahalaga ang panahon, ang paggugol ng sapat na panahon ng pagsunod kay Kristo, hindi ng extra time. Kaya mga kapatid, tayo ay patuloy na manalangin na sa ating paghingi ng tawad at kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Padre Pio sa pagsunod sa buhay ng karukhaan ni San Francisco, nawa tayo ay matuturing mag-alay ng ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa, sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga bagay na ito sa ating kapwa. Mahalaga ang pagsunod kay Kristo na mayroong gawa. Ang ating hininging kapatawaran ay mayroon ding pagbibigay ng kapatawaran sa ating sarili at sa ating kapwa. Harinawa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang na nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa karapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni San Francisco ng Assisi, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lord, 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 Lord.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, makamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arc Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga, nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari lamang po ilabas ang lahat ng iyong mga religious articles, mga rosaryo at larawan na nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang Makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, nawa sa inyong paglisan sa bahay dalangin ng ito, bitbit ninyo ang biyaya ng Diyos, anuman ang inyong kahilingan, anuman ang dahilan ng inyong pagparito. Ito man ay para sa inyong trabaho, kalusugan o pagbabiyahe. Nawa'y sa tulong ni San Padre Pio at ni San Francisco, kayo ay makatatanggap ng biyaya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng Panginoong Hesukristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Humayo kayo at gawing mga alangan ang lahat ng mga bansa.